guys, this is Japoy and welcome back to my YouTube channel. Sir, how did you come up with this idea na magtayo ng Korean restaurant dito sa Dangla? Yung nag-trigger sa akin para magtayo ng restaurant is itong pandemic. Dahil hindi makalabas yung mga tao, why not magtayo ng restaurant? So, itong idea na to, mahilig tayo sa Korean movies din. So, nag-come up tayo sa gantong Sangyupsalan de Layugan restaurant. Hindi ka ba natakot or kinabahan, sir, na kasi ang Danglas is medyo malayo from Banggit? Yeah, nung una, nag-iisip ako ng way kung paano i-boost yung restaurant. So, nag-come up tayo ng mga very creative backgrounds like our Kubo setup, our Cherry Blossom setup, and this whole area is our garden area na nakakapag-attract talaga ng mga customers pag, lalo na pag night time, if they dine here. So sir, itong area na to is family house nyo? Yes, this is our family house right here. And this new building will be our extension. So sir, kung family house ito, hindi ba nakakompromise yung privacy? Hindi naman, kasi nag-put up tayo ng extension right there para ma-decongest tong mga dining areas natin dito. And as of now, we have put CCTV cameras para sa safety ng mga customers at sa ating lahat. So sir, ano naman yung mga naging adjustments nyo nung medyo dumadami ng pumupunta ng customers? Bali, we strictly implement pa rin yung COVID protocols para safe ang mga customer na pupunta. We have put up a hand washing facility right there. And we have the thermal temperature gun. The customers na pupunta dito sa resto, they will have a temperature check. And if the yung laser machine natin, if naka-detection ng high temperature, it will have an alarm. What I love most about Sangyupsal de Layugan ay talaga namang umi-effort sila para ma-feel mo talaga na nasa Korea ka. Ayan.
So kahit gabi na guys, mapifeel mo pa rin yung Korean vibe dahil sa garden setup. So guys, mas malawak na naman dito. And super light ang ambiance. Ayan. Sa second floor expansion building namin. So this will be the dining area, traditional area. This is sa baba, sa garden. So ito na yung bagong extension namin. Kung mga kwarto na to, we are planning to have it rented sa transient room. Mga ilang rooms ito, sir? Ayan guys, sakto-sakto sa mga turista na dadalaw pagkatapos ng quarantine. Ayan. Yung mga manggagaling sa Nagaparan, kung gagabihin kayo, ayan. Meron na rin transient ang Samgyupsal na lugar. How exciting is that? Okay guys, welcome to Jepoy's Charity Talk Show. And right now, makakausap mismo natin ang may-ari ng Samgyupsal de la Yugan. Ayan guys, let's welcome Mr. J.M. Layugan. Good afternoon, sir. Ayan sa'yo. Hello, ayan. Jepoy. Hello, sir. Ayan. Maraming salamat po sa pag-accommodate sa amin dito. Ayan. Welcome. Talaga namang feel na feel ko na nasa Korea ako ngayon. Ang ganda ng backdrop and everything. Ayan. Sir, itong mga nakikita ko ngayon, na-visualize mo ba ito like 5 years ago? So, this was unplanned business. So, dahil sa pandemic, na-trigger yung pagka-business minded natin. Ano po ba yung pinagkakaabalahan nyo dati? Dati, kadarating ko lang from Hong Kong, which I disembarked. I work as a seafarer. Last July lang ako dumating. And dahil sa pandemic, walang magawa, napag-isipan natin mag-business ng Korean restaurant. So, wala talaga itong business plan or communication plan, ganun sir? Actually, wala talaga. Wala talaga. Came from instant na lang na, uy, mag-Korean restaurant, just like it. This was unplanned talaga. How do you see Samgyupsal de la Yugan after 5 years? Well, I will see this restaurant, siguro it keeps on improving and more promos to come. And then, we will improve our dining areas. So sir, do you see it as your early retirement option? Siguro, mag-forward na tayo sa business kung patuloy yung pag-click ng business natin. So sir, ikwento mo naman paano po ba yung work nyo doon sa barko? Bali, I work as an electrotechnical officer sa barko. Yung unang sampa ko, naging trainee ako. And then, ngayon, pwede ko nang kunin yung license ko sa marina. Electrotechnical officer is like an electrical engineer sa barko, which cover ko yung operation and maintenance ng mga electrical equipment, mga navigational equipment ng barko, and yung automation ng barko. So talagang malayong malayo sa linyang tinahak mo ngayon, sir. From technical to
Entrepreneur. Entrepreneur. So, hindi ka ba nahihirapan, sir, sa adjustments? So far, hindi naman. Kasi yung mga parents ko is business-minded naman sila. Mula bata pa ako, lumaki na ako sa pagiging businesswoman ng parents ko, ng mother ko. And dati, may grocery kami. And we still have a small construction supply. So sir, kapag nagtuloy-tuloy itong success ng Samgyupsal de la Yugan, do you have any plans na mag-expand or magtayo ng mga branches somewhere dito sa Abra? Yeah, of course, that will be my biggest dream so far. Kung pwede mag-put up ng branch sa Banggit or open for franchise, that will be my biggest dream. Kaya pag-pray natin, sana mabless ni Lord itong business para makapag-expand pa tayo, makatulong sa mga gustong magtrabaho, and we will cater good service pa sa mga customers around Abra lang muna. Yes, actually, I've been to several Korean restos na rin dito sa Abra. And dito talaga sa Samgyupsal de la Yugan, edge talaga nila yung talagang makifeel mo na nasa Korea ka. Ayan, kaya kahit gaano man siguro kadaming magbukas na Korean resto dito, babalik-balikan pa rin ang Samgyupsal de la Yugan. Ayan. So guys, ayan, narinig na natin ang ilan sa mga plano ni Sir Jay ang para dito sa restaurant niya. Ano pa po sir yung mga ibang pasabog natin? Well, I'm planning a package tour para ma-promote naman yung local tourism dito sa Danglas. So I'm in close contact with our mayor, Mayor Dennis Florence Bragas Bernos, to kung paano ba yung coordination sa LGU to accommodate yung tour and dine-in package namin dito sa Samgyupsalan namin. Actually, may inputs na ako. Kailangan lang ng medical declaration form and limited lang yung mga tao na kakasya sa shuttle van namin para we will comply pa rin sa standards ng COVID-19 safety protocols. So it will be a tour, either lunch or dinner dito sa resto. You can have lunch or dinner and then going to the view decks, Century Old Tree, and malapit na rin yung dinadawi ng mga turista na Belenismo namin dyan sa munisipyo namin. So they can have a photo op there after the dine or before the dine. So abangan nyo na lang yung gagawin namin package. Nakilala na talaga ang Danglas dahil sa kanilang Belenismo at Nagaparan view deck. And right now, mas lalo na naman nating makikilala ang Danglas dahil sa Samgyupsalan de la Yuga. Okay sir, invite ko naman yung mga customer natin para sa ating admitted. Hello mga fellow Abreños. Punta na kayo dito sa Samgyupsalan de la Yuga and we will promise to keep Korea closer to Abra. So, punta na kayo, mag-dine na kayo. We have only, we have package sets, and we have the add-ons, the sizzlings, and many, many more. So, punta na kayo, mag-grill na kayo sa amin. Yes guys, huwag tayong magpahuli dahil actually, itong Samgyupsalan de la Yugan ay sikat na nakikita ko araw-araw sa newsfeed ko sa Facebook. Kaya, huwag na po tayong magpahuli. Ayan. Tara na guys! Stay tuned! Yes, ayan. Thank you for your time, Sir JL. Ayan. And see you next time. Thank you. Kamsahamnida! If you like this video, don't forget to give me a thumbs up. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. This has been Jeffoy Gallardo. Bye-bye!